Ayun, magandang araw ulit mga kababayan. Re-reaksyonan naman natin itong kay Dolphy, testimony ni Dolphy, yung Dolphy Jr. Patunay lang tong testimony nito na talagang talamak sa loob ng mga prisuhan, sa loob ng mga bilangguan sa buong Pilipinas, kahit saan. Kasi yung sa Davao, yung bayaw ko yung pinsan ni Mrs., nakulong din sa droga ng 13 taon. Ang sabi niya, kuya, sa loob ng bilangguan, para ka rin nasa labas. Mas malupit pa kaysa nasa labas kasi lahat ng droga na andun. At saka ang mahal ng mga bilihin sa loob ng bilangguan. Kaya pala pag tuwing mayroong dadalaw, kailangan mag-iwan ng pera kasi sinisingil pala nila yon. Bawat dalaw may bayad. Kagaya nung dinalaw ko yung kaibigan ko dito sa Pangasinan na nakulong, aba, ay nag-iwan ako ng pera noon. At saka hindi na kami naglamisa kasi may bayad yung lamisa. Tumayo na lang kami doon sa isang gilid. Ayan. So bago yan mga kababayan, yung hindi pa subscriber dyan, na nanonood lang, baka pwedeng pa-subscribe ang ating YouTube channel. Papindot na rin ang notification bell. Pero bago natin umpisahan yung video na to, patunay ito ni Dolphy Jr. na talamak talaga ang droga sa Bilibid. So kailangan talaga ang kagaya ni Bantag o si Bantag pa rin ang ilagay dyan sa Bucor. So yan, bago natin panoorin, ito muna. Ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Okay, panoorin na natin. Habang tumatakbo yung sasakyan, unti-unti naman, sa isip ko lang, sinusumbatan ko, Lord. Sinasabi ko, ako yung nagro-rosaryo, ako yung nagsisimba, ako yung namamanata. Sabi ko, kung talagang Diyos ka, sabi ko, alam mong wala akong kinalaman. Panoorin natin mabuti, ha? Bakit kailangan mahatulan ako na habang buhay ng pagkabilanggo? Sabi ko, hindi ka totoong Diyos. Nagalit ako sa Diyos at nawalan ako ng paniniwalang may Diyos. At ang naging takbo na isip ko, sabi ko, ganito lang naman pala buhay ko. Magloloko na rin ako. Ganito lang naman pala. Magloloko na rin ako sa loob. Pagpasok ko sa Muntinlupa, nakakaiyak. Pero salamat, nagkaroon ng confirmation yung testimony ko. Matagal ko na po pinapatutuo ang takbo ng Bilibid. At salamat sa Lord, nagkaroon ng confirmation yung aking mga kinikwentong nahayag po sila, di ba, sa TV, sa radyo. Totoo po yun. Ito yung yung Dolphy Rodolfo Quezon Jr., anak ito ni Comedy Queen, ay Comedy King na si Dolphy. Yan yung nakulong noon. Ito, pakinggan natin mabuti, ha? Kaya doon sa mga kalalakihan na narito, huwag nyo lang pangarapin makarating sa Muntinlupa, ano? Aha. Nakakaiyak po sa Bilibid. Alam niyo po sa Bilibid, ang preso, basta't may pera, lahat po ng klase ng alak, pwede mo mabili. Yun. Sugal, lahat ng sugal. Karakrus, Baraha, Hay Alay, Ending, Loteng, Weteng, meron po. Grabe, ano? Drugs mula marijuana hanggang shabu. Ang shabu sa Bilibid, Lunes pa lang inilalako ng mga pusher sa mga brigada yung pinapautang ang shabu ron, Linggo bayad. Bipin nyo yan, buhay yan ha, napagpapatunan ganun yan. Kadami ha? Ang bato sa Bilibid. Pwede utang, Monday hanggang Saturday. O basta Sunday, bayad ha. Ang problema mo pag hindi ka nakabayad. Grabe, ang laki ng pamalo. Pag uwi ng dalaw, roll call na. Haba ng listahan. Oh, hindi ka makabayad, dadapa ka. Papaluin, grabe, lalaki ng pamalo. Hindi ko mo pinalo, bayad na. Hindi, every Sunday, hanggat di ka nakakabayad, dadapa ka ron. Grabe, ah. Yung iba nga, hindi na makabangon, eh. Binubuhat na yung galing brigada, dadalhin sa takalan. Takalan ang tawag dun, eh. Takal, yung palo. Yung iba, umiiyak, nagmamakaawa, inuunat yung kamay. Na kung pwede, dito na sila paluin. Bakit ka mo? Kasi yung buong likod nila itim na. Grabe. Babae, dami pong bayarang babae. Sunday, naku, dami pong nagdadalang bayarang babae. Sabi ko, masahol pa sa laya.
Masahol pa sa laya. Kasi sa laya may huli ka eh, di ba? Oo nga. Eh doon paano ka mahuhuli? Nakakulong ka nga eh. Walang kahuli-huli, may gwardya ka pa. Tama. Alam niyo itsura ng mga gwardya sa Bilibid? Sabi oh. Mas adik pa sa amin ng abo. Grabe. Ako po, nakisama ako sa takbo ng bilangguan. Wala kaming ginawa. Kundi uminom, magsugal, magbato. Naging worse ang buhay ko. Alam niyo, kung mag-yosi ako, tatlong kaha isang araw. Malboro ako, 3 packs. Pero salamat sa Lord. Alam niyo po yung daliri ko, nagkulay nicotine to eh. Pero salamat sa Lord, binalik ng Lord yung kulay. Amen? At ako po, nabulol po ako sa sabu. Hindi na ako maintindihan ng tatay ko magsalita. Pag dumadalaw, nagagalit. Sabi, ba't kanya ka magsalita? Kinakain mo na yung letra. Pero salamat sa Lord, nandito ako. Nagpapatutuo po, ipinapahayag po ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Amen? Grabe. Tingnan nyo mga kababayan, kahit pa paano, napigil sa droga. Kahit pa paano napigil libantag yung illegal na mga gawain diyan sa Bilibid. Yan, malaking bagay si Bantag diyan sa ano, sa Bilibid, sa Bucor. Kaya lang siyempre hindi maganda panlasa sa kanya ng bagong DOJ. Kaya one time magawa. Ganun talaga ang buhay, panapanahon lang. Tuloy natin. Okay, no? Alam niyo ba yung bato? Naranasan ko sa Shabu. Ako po, 2 linggo pong hindi natutulog. Grabe yung Shabu. Ang tao nga, kahit anong lasing, hindi na makalakad sa kalasingan, pahigupin mo, 2 higup lang. Buhay agad. Ano, wala lasing. Ako po, 2 linggo, hindi na nga ako makalakad sa totoo lang kasi hindi naman ako kumakain. Hindi ka makakain sa bato eh. Ito nyo? Meron ako biskuit, Sky Flakes. Kaso ang pinakaano ko, gin. Kaya sisirain ang katawan mo. Hindi na ako makalakad, nanginginig ang tuhod. Pero isip ko, buhay na buhay. Ang pinakatulog ko doon, masandala ako ng kapiraso, makapikit ng konti, pagdilat na mato, batak. Toma, yosi, inom, sugal. Pero sipin nyo mga kababayan, ha? Buhay na saksi ito si Dolphy Jr. Hangarin ako dito, nagbago ang buhay niya, mga kababayan. Pero tignan nyo, ha? May kaya sa buhay ito. Dahil doon sa pagkakabilanggo niya na ibinintang sa kanya, ito sinasabi niya na talagang alam ng Panginoon, sabi niya na wala akong alam. Ituloy natin. Dumating sa punto ng buhay ko, napagod ako. Mapagod ako. Isa lang pumasok sa isip ko. Meron akong Diyos na pwedeng lapitan. Tama. Umiyak po ako. Ayun. So, napanood natin mga kababayan yung testimony na buhay nitong si Dolphy Jr. So, ayun, bago tayo magtapos, ito muna. Sabi nila, magbantag ka. Isa pa. Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka.